Hi guys, welcome back to my channel and it's me, Juna again. So yun na nga, sa video na to, i-share ko sa inyo yung experience ko plus magbibigay din ako ng review about sa Seoul White Korea Double Wide Whitening Soap. So ito siya. So huwag nyo na lang pansinin yung box kasi yung box parang patapon na talaga kasi nga isang box lang yung binili ko from the Philippines coming to Australia kasi nga gusto ko lang siyang i-try. Kaya ganito na siya kasi matapos kong gamitin yung soap, pinapatong ko siya sa box. Kaya yun, parang lantang-lanta na yung box. So start tayo sa packaging ng box. So ganito siya. So actually, I have no idea before about this soap. Nakita ko lang siya sa Watson's when I was doing my shopping or my hoarding. Kasi nga, pabalik na ako ng Australia. Tapos nakita ko to na, uy, parang ang attractive naman ng packaging na nakalagay Korea. So, when you think about Korea, they're very into cosmetic products, into skincare products. So, parang naingganyo akong i-try siya. Baka mas effective siya compare sa ibang whitening soap or whitening products. So, bumili ako ng isa. Kasi nga, again, gusto ko lang siyang i-try. Tapos, nakabili na ako ng maraming boxes ng whitening soap na ginagamit ko na since before. So, yung nakalagay dito is Seoul White Korea Double Wide Whitening Soap. Nakalagay dito Korea. But then, this soap is actually made in the Philippines. But siguro kung sa video pa or sa vlogging, they have the collaboration. So maybe the ingredients are from Korea tapos sa Pilipinas lang ginawa or ano ba. So yung sa front area, very attractive kasi din pink and white. And then sa likod is may nakalagay na directions of use. So you can use it daily in your face, in your body for even better results. Use White Soul Instant White Tone Up Whitening Milky Cream which is available din sa Watson's. Kasi nga ginagamit ko na siya, so yung soap or yung bar soap is used na. So, this is the soap. Kasi nga, nagamit ko na siya, hindi nyo na makikita yung may tatak siya dito ng Korean. Tapos, pagbukas mo ng box, yung first na impression ko talaga is naamoy ko yung perla. So, if you're familiar sa perla, so, malalaman nyo, yun yung naamoy ko first. So, yung amoy niya is perla na mixed with a little bit scent of strawberry. Pero, hindi siya masyadong strong na amoy kung ikukumpara mo sa perla. Pero, hindi din siya very sweet na parang strawberry. So, parang half and half lang. So, kung sensitive yung ilong mo sa parang strong scent or sa perla na amoy, so siguro iwasan mo na lang itong sabon nito. Pero kung kaya mo namang i-handle, then go for this soap. Yung price ng sabon na to is, as far as I remember, it's around 40 plus yung isang box na to. So, kung gusto nyo makatipid, bumili kayo ng parang 3-in-1, parang tatlong bar soap sa isang box kasi mas makakatipid kayo. So, next naman is, isi-share ko na sa inyo yung experience ko. So, I have been using this soap for 13 days already. Nag-start ako noong September 21, tapos until October 3 today. So, ginagamit ko lang siya sa mukha ko. Every morning, pagkatapos gumising, tsaka every night before matulog. Kaya siguro, yung bar soap na to is still malaki pa. Yan. So, paano ko ba siya ginagamit? So, hindi ko siya dinadirect sa aking skin, sa mukha. What I usually do is, nilalagay ko siya sa kamay, binabasa ko siya ng tubig, tapos parang sinasabon ko siya parang ganyan, pabula sa kamay. Tapos, yung bula nandito na sa kamay, yun yung parang tinatransfer ko sa mukha ko, minamassage ko for a few minutes. So, ganyan lang yung ginagawa ko. So, pag nagsasabon ka, lagyan mo na lang din ng kaunting pressure na parang minamasahe mo yung mukha mo kasi that would be good also sa skin natin sa mukha, yung parang minamasahe. Tapos, after nyan, hinihilamos ko siya ng lukewarm na tubig. Tapos,
every after na maghilamos, na feel ko yung parang dry yung skin. So, para siyang similar sa other products or other whitening products na yung effect niya is dry on skin. Pero hindi siya as dry as the other whitening soap. So, yun yung nakaganda din dito sa soap na to. So, after ko maghilamos, pinapat dry ko yung mukha ko. Tapos, naglalagay ako na cream. Yung Seoul White Korea cream din. Para naman, mas bongga yung effect niya. So, yun lang yung ginagawa ko para naman makita ko talaga kung ano yung effect niya. So, hindi ko siya hinahaluan ng ibang product para authentic talaga yung ating result. So, yung napansin ko lang, after 3 days na paggamit ko ng sabon na Seoul White Korea, yung napansin ko talaga first is, aside sa pagbanat ng aking skin, na very tight siya, yung ilong ko. Kasi ito yung parang top one problem ko sa face ko, na ang dami-dami kong blackheads tsaka whiteheads na hindi matanggal-tanggal. And it's my problem when it comes to like putting makeup. Kasi dito sa side ng ilong ko, it's very difficult to even pag meron kang blackheads and whiteheads. Kasi nagbabump-bump siya, maliit na bump. Tapos, hindi na parang flawless yung sa ilong na side. Kaya, yun yung unang napansin ko talaga na parang nag-shine yung ilong ko, na lessen yung blackheads tsaka whiteheads. So, kung makikita nyo man sa ilong ko, parang shiny siya dito. Kasi ito yung parang unang nalinis talaga. Tapos, kahit meron pa akong mga ibang parang dark spot or blackheads dito, at least na-lessen yung blackheads tsaka whiteheads ko. So, while using this one also, before pa ako nag-use nito, meron na akong pimple dito, tsaka may patubong pimple dito, tsaka dito. Kasi nga, timing yun na paparating yung period ko. So, usually, pag paparating yung period ko, it's either before or after period, nagkaka-pimple ako sa kahit anong parte ng face ko. But in that case, kasi nga gumagamit na ako ng sabon, andaling nawala ng mga pimple ko, 1 week lang, or mga 4 days, grabe, lumiit, tsaka nawala yung pimple ko sa noo, tsaka yung papatubo dito, hindi na tumubo, hindi na nakalabas. Tsaka ang smooth na ng forehead ko, nawala yung parang mga maliit na mga bump-bump. Which is, I am very happy. Kasi nga, hindi ko alam before kung paano talaga mawala yung mga maliit na bumps dito. Kasi gusto ko ng parang shiny na forehead. Or, hindi naman shiny, parang, ano lang, plain or parang, yun na yun. So, kung gusto nyo ng sabon na pampawala ng pimple, or pampawala ng acne, pang-prevent ng pimple tsaka acne, itong sabon na to is very good for you. Affordable na, marami pang effect sa mukha. Tsaka to add to that, siguro makikita niyo pa, may spot ako dito na parang yung after na magka-pimple, tapos may dark spot na matitira. Yun. So meron ako dito. So matagal na din akong humahanap ng parang pampawala ng mga dark spot or yung mga parang ano bang tawag doon? Peklat ng pimple. So, meron ako dito. Tapos, meron din ako mga dark spot dito. Parang dark pigmentation sa mukha. Hindi sila dahil sa pimple, but hindi ko alam kung bakit nagka-dark spot ako dito before. But then, as you can see, hindi na sila masyadong dark. So, nagla-lighten yung mga dark spot ko. Tsaka, dito sa forehead ko actually, different color siya sa dito na area ng mukha ko. I'm not sure. Kasi siguro pag lumalabas tayo, ito yung parang unang natatamaan. Kaya parang may two-tone yung parang mukha ko. Dark dito sa my forehead, tsaka medyo white dito sa baba. Pero nung nag-start ako na gumamit ng sabon na to, parang mas nag-lighten yung forehead area ko. So, yung sabon na to, very effective magpa-lighten, magpawala ng pimple or dark spot. So, yun na nga, that's what I've said before, medyo dry siya sa skin after kang magsabon or after mong maghilamos, kaya gumamit ka ng cream nila or kung hindi mo gusto yung cream nila, maglagay ka ng moisturizer para naman ma-soften yung face mo or para hindi mo ma-feel yung banat na skin mo kasi
mababa na talaga yung skin mo, para siyang very tight after you use it. Then after that, mag pipil ka. Micro peeling lang naman. Kagaya ng face ko today, wala akong ibang nilagay. Hindi din ako naglagay ng ibang cream or moisturizer. Naghilamos lang ako this morning using this soap. Tapos wala na akong nilagay. So, meron akong micro peeling in this area. Tsaka in this area. Pero siguro hindi nyo masyadong makita kasi nga very mild lang yung peeling. Tsaka micro peeling siya. Kaya hindi mo siya masyadong makita. Pero aside from that, nung gumamit ako ng sabon na to, medyo may sting siya, medyo mahapdi, pero mild lang siya kung ikukumpara mo sa ibang whitening soap. Kaya gusto ko din yung soap na to. Kung makikita nyo man sa aking face, wala akong ibang nilagay, pero parang glowing talaga yung skin natin na pag nasisinagan ng araw, may instant glow kahit wala kang nilagay. So, this soap will make you very confident going out without makeup, without anything in your face. Kaya yun yung parang pinapakita ko today. Wala akong ibang nilagay sa face ko para makita nyo talaga yung effect ng soul whitening soap. So, sana pala bumili ako ng maraming ganito para sa mukha. Tapos yung ibang soap para sa katawan na lang. Kasi effective din kasi yun. So, kung nakita niyo yung parang haul video ko, alam niyo kung anong ibang soap yung tinutukoy ko. So, yun. Na-share ko na yung experience ko sa paggamit ng soap na to. Tsaka, naibigay ko na din yung review ko. So, as a whole, yung soap na to is very effective. Kasi nga, natanggal niya yung pimples ko, na-prevent niya yung ibang pimples na lumabas. Tapos, nag-tighten yung skin, nag-glow yung skin, nag-lighten yung skin. Another thing is very affordable and it's long-lasting. So, sa 45 pesos mo or sa 40 plus na sabon mo na ganito, mind you guys, almost 2 weeks ko nang ginagamit, pero yan, sobrang laki pa niya. Siguro, magagamit to more than a month kung ginagamit mo lang siya sa face, ha? So, kung ginagamit mo lang siya sa face morning and night, siguro maglalas na ng 2 months. Kaya, amazing yung sabon, affordable, tsaka long-lasting, tsaka mild na siya sa skin, medyo ma-update, pero mild lang siya kung ikukumpara mo sa ibang soap. So, yung hindi ko lang masyadong gusto sa soap na to, pero bearable naman, is yung nagda-dry yung skin mo after every use. Kaya, kailangan talaga ng cream or moisturizer. So, yun lang yung parang downside niya. Pero, ganyan naman siguro talaga yung whitening soap. Siguro lang, naghahanap ako ng whitening soap na soft sa skin, na minumoisturize na niya yung skin mo after using. Pero, as a whole, thumbs up para sa Soul White whitening soap. So, nagsisisi ako ngayon bakit isa lang yung binili ko. So, sana makabalik ako ulit ng Philippines para makabili ulit ng ganito. So, before I end this video, gusto ko lang sabihin na hindi ito sponsored. This product na ginagamit ko is binili ko with my own money. Tsaka yung mga information na ibinigay ko sa inyo, those are based on my experience. Tsaka, if gusto nyong gumamit ng sabon na to, please use this product at your own risk. Kasi may mga bagay na pwede sa akin, pero hindi pala pwede sa inyo. Or pwede sa inyo, tsaka hindi pwede sa akin. Kasi iba-iba tayo ng skin. Or iba-iba tayo ng body. So, I guess, naibigay ko na lahat ng information na alam ko about this product. So, thank you for watching and thank you for staying. So, if hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe and hit that bell button so that wala kang video na mamiss or live streaming na mamiss. Thank you again and I will see you on my next video. Bye-bye!